Hello mga Repa Pips dyan, oh. Welcome back sa aking YouTube channel. So nagbabalik tayo ngayon para sa isa na namang YouTube video. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan. So nakikita nyo guys sa aking harapan, meron tayong frame. So i-check natin yung bagong dating nila na frame. Interesting to guys, kasi meron ako ditong nakita na bago sa aking paningin. So ganun naman guys eh, madalas ako ganun ang ginagawa ko guys. Pag meron ako nakikita na bago sa aking paningin, gusto ko agad makita yon. Kasi sure na sure, meron tayong matututunan. Ayan, oh. So ano ba yung nakita ko dito guys? Ito, tingnan nyo to guys. Oh. Nakikita nyo to? Galing ano? Parang pinagtagpo. Pinagtagpo pero hindi pinagtadhana. De, joke lang yun. Ito guys, pinagtagpo yung top tube saka down tube. Ayan, oh. So ito nga pala. Ito nga pala guys. Ay Speedone Senador. Ayan o, Senador. Ayan, so boto natin sa 2022 for Senador ang ating Speedone. Ayan guys, meron color variant ito guys. Meron silang blue, sky blue, saka red. So ang hawak natin ngayon guys ay yung red variant. So ang kulay na pinagkaiba lang nilaman nila guys is itong harapan. Ito lang. Ito lang ang papalitan mong kulay, magiging blue. O kaya magiging sky blue. Then the rest, magkakamukha na siya ng kulay. Tapos sa sizing naman siya guys, available siya sa small, medium, and large. Ayan, pwede niyong isukat. Parang damit lang pwede niyong isukat. And guys, 29er ang ating frame. Ayan, so simulan natin ang ating frame check. And guys, again, tayo ay nagsisimula pa lang sa pag-check ng mga parts ng bike. So kung mayroon tayong mga mali or may mga hindi tayo nasabi guys, pa-comment na lang dyan sa baba. Malaking tulong yon para sa akin sa mga susunod na video at malaking tulong sa ating mga manonood. Ayan, para marami rin silang matulungan. So share-share lang, sabi nga nila. Share-share lang tayo ng information. O, diba? Ayan, o, diba? Ayan, o. Ay, shoutout nga pala bago natin magsimula. Shoutout nga pala kay Luel Bernabes. Ayan, Luel Bernabes, yung dating estudyante ng Lalumboy National High School. Ayan, shoutout Luel. Kasama namin niya magbike minsan. Ayan, no? So, simulan natin ang frame check, guys. So, ang frame check na hawak ko, guys, ay 29er medium. So, tumitimba nga pala to, guys, ng 1.85 kilogram. Ayan. So, pa-comment naman ako, guys. Kung ang 1.85 kilogram ba ay average, mabigat ba, or magaan, kasi ilan pa lang naman yung nababike na check natin na frame. So 1.85. Ayan. Ayan, ito ay alloy 6061. Additional guys, bukod sa alloy 6061 ang ating frame, ito ay triple batted aluminum. Ayan, so tatlong puwet ang pwedeng umupo rito. Ayan, base sa aking pagkakaalam, mas maraming batted daw, mas maganda. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinakamaraming batted is yung quadruplet or quadruple. So, triple. So, okay na rin. Matibay na rin to guys. At itong frame nga pala na to guys ay good for trail. Ayan, saka yung dirt. Yung XC. Downhill. Ayan, so, pwedeng-pwede to para sa mga gustong maglaro-laro sa mga trail dyan. Pwede rin itong ipantalon-talon sa mga gustong tumalon dyan. Tatalon lang naman pala, di ba? Talon lang. Hindi, yung bike ang tatalon guys. Ha? Baka mamaya tumalon kayo. Ayan. At ito guys, simulan natin sa pinaka-tuktok, yung pinaka-ulo. Ulitin ko lang guys ha. Pwede nyo pagpili ang kulay ay red, blue, royal blue, and light blue. So ito lang ang mababagong kulay. Yung pagdating dito sa baba, pagdating dito, pare-pareha siya na black. Ayan. So, glossy red, glossy black. Either glossy blue or glossy light blue. Then, dito sa harap, guys, itong pinaka-head tube niya, itong pinaka-head tube, tapered. Tapered head tube, 44 yung pinakamata, yung sa taas, 56 yung nasa baba. At ang haba ng head tube natin ay 110 millimeter. At ito, nakikita nyo yung ano nito, yung side tube. Double-sided ito, kung hindi ako nagkakamali guys. Ito, tatatong logo ng Speedone ito. Tapos, hindi ako nagkakamali, rubber to.
Ayan, rubber. At ito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, pinagtagpo. Ayan. Ito guys, oh, nakikita nyo ba? Ayan. So, ito guys, itong dugtungan nung top tube saka down tube, nakadepende sa size ng frame guys. Itong size na, itong frame na hawak ko guys, size medium, kaya nandito siya sa may tapat ng internal cabling. Pag ang ginawa mo guys ay large, kung ako nagkakamali, nandito. Nandito yung dugtungan. Pag kumuha mo naman ay small, nang dito. So, nagbabago. Ito kung saan nakapwesto. So, nandito guys yung salita na senator. Ayan, senator. So, pintura siya guys. Halos makinis. Wala akong nakakapa. Ayan. Tapos, internal cabling tayo guys. Isa rito. Then, isa dito sa kabilang side. So, bali tatlo yung internal cabling natin. Pero meron pa rin dito sa iba, sa ilalim, isa. So, bale, apat ang pwede mong paglagyan ng kable. Depende sa iyong gusto. Ayan. So, siguro, RD, FD, saka hydraulic brakes. Ayan. Or kaya, RD, FD, hydraulic brakes, tapos, dropper seat post. Meron kasi siya, guys, dito. Meron siya dito space or butas para sa daanan ng dropper seat post. Yan. So, sabi ko nga kanina guys, itong frame na to ay pwede-pwede sa trail. So, pwede ka maglagay ng dropper seat post, internal cabling. So, dito lalabas, papunta dito. Dito dadaano. Yan. So, ayun nga tayo ha, internal cabling tayo, no? Ayun. Then dito sa down tube guys, nasa ilalim ng down tube yung tatak na speed 1. Andito sa ilalim ng down tube. So hinahanap ko siya sa gilid kanina, wala oh. Wala talaga siya. Nasa ilalim. So kung may magtatanong sa inyo, palagay ko marami magtatanong sa inyo, ano yung ano tatak ng frame nyo? Kasi wala akong makikita ng tatak dito. Wala talaga, wala. Ayan, nandito. Ayan. Oh, di ba? Tapos kung titingnan nyo guys, para siyang carbon look dito. Ito lang naman yung carbon look. Itong nandito na may bandang gitna. Then the rest, glossy black na siya. And syempre, hindi mawawala yung lalagyan na ng ating malamig na beer. Ayan, sarap ng beer. Ayan, oh. At ito guys, first time ko lang din nakakita na ito. Meron siyang triangle dito sa down tube. Ito oh. Bukod dito, meron din siyang triangle dito sa top tube. Ito. Ayan. Hindi siya smooth welding guys. Pero maganda ang pagkakapintura niya. Ayan. Yung shape ng top tube niya guys, halos pa square. Ayan. Yung top tube. Yung shape ng down tube niya guys, parang palo-palo. Yung ginagamit ng mga lola natin pag naglalaba. Ito, pa-flat dito. Tapos pagdating dito, pa-rectangle. Ayan. Then, dito tayo ngayon kung saan lalabas yung internal cabling. So, dalawa lang yung lumabas dito. Ayan, dalawa. Eh, bakit tatlo yung internal cabling dito? Tatlo yung pumasok, dalawa lang yung lumabas dito. Yung isa kasi, guys, nandito sa ibabaw ng down tube. Andito. Yan. So, kaya naging tatlo yung internal. So, sakto yan. Yan. At ang ating seat post, guys, ay size 17. Medium. 17 inches. Yan. At, sinukat ko tawag, guys, ito, itong, ano ba tawag dito? Yung pinaglalagyan ng BB. Yung pinaglalagyan ng BB. Nasa 78 millimeter. Medyo, parang naliitan ako, guys, nung nakita ko. Pero sabi, standard naman daw. Ayan. Tapos yung clamping size niya guys, is 31.6 yung ating seat post. Yung pwedeng seat post na bilhin ninyo, 31.6. Tapos yung seat clamp ay 34.9. Siyempre, meron pa rin yung bridge. Yung seat stay, saka chain stay. Meron niyang, nakalimutan ko na, naglo-loading na naman tayo. Bridge. Namin mental block na naman tayo.
At dito sa chainstay niya, guys, ayan o, napaka-sexy, guys, pag tinignan mo. May bewang talaga, o. Wiwit, di ba? Wiwit, sexy. Dito dumaan, guys, sa ilalim, sa likod, or sa loob, yung ating kable ng hydraulic brakes. Ayan, nasa loob siya ng frame yung ating hydraulic brake. At ang makikita mo dito ang tatak, guys, sa chainstay, halos hindi mo makita, lalo na pag medyo madilim yung area. May nakalagay dito sa loob, 29er. Then sa labas, may nakalagay Senator. Ayan. At dito sa seat stay, dito mo makikita yung ultralight, triple patted 6061 frame. So, ultra light. So, ibig sabihin, magang pala to, guys. 1.85 kilogram. Ayan. At ito, kagandahan nito, guys. True axle. Ayan, o. Hindi yan false. True yan. Ayan. O. Kita na yung true axle na yan, guys. O. So, ayos to. Ang ganda nito, guys. Solid to. O, di ba? Ayan, o. O. Ayan. So, ayan lang, guys, yung masasabi ko dito sa frame na to. Ayan, so kung meron man lang ako nakakalimutan or may mga hindi ako nasabi, guys, pa-comment na lang sa baba. Malaking tulong yan. Maraming salamat. So hanggang dito. Ah, magpapaalam bigla, ano. Ayan. Ah, nagkakalaga nga pala to, guys, ng 9,000 pesos dito yan sa Taurus Bike Shop. So tumatanggap sila ng cash, GCash, and home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan na bike. Bukod sa bike, pwede rin, alam ko pwede rin itong iyong credit. So ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang contact number, Facebook link, and Google map sa mga gustong mag-avail. Ayan. So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!